Santa Cruz, Laguna, Donna Gift, Rica Frente. Vice, ano? May kumanta na somewhere. Kinakabahan ako. Bakit? Napanaginipan ko kasi yan. Oh. Ano yung panaginipan mo na ngayon? Yung kakanta ng somewhere sa tawag ng tanghalan, magna number one. Wow! Tingnan mo, nagkatotoo. Oh. Number one siya ngayon. Patesa number one! Kaya nag-number one. Ano mang ibig sabihin mo? Basta nag-number one siya. Number one! Seryoso po? Yes. Lagi ko sinasabi dito yun noon pa. Biko ba't walang kumakanta ng somewhere? Kasi napanaginipan ko yung somewhere. May kakanta niyan. Dito. Tapos magna-number one yung kakanta niyan. Kaya pala number one ako ngayon. Kayo nga. Sa tatlo, di ba? Una ka, number one ka. Pero hindi mo nabalitaan yun, na lagi nire-request si Vice yan dito na may kumanta niyan. Napapanood ko. Kaya nilagay ko siya eh. Ang ganda ng vibe! Di ba? At ikaw lang ang naglakas loob kumanta niyan. Sa dami niyang beses inulit dito na kantahin. Ikaw pa lang. Oo, oh, wala kumakanta ng somewhere. Siguro kinakanta nila, pero hindi dito. Maybe somewhere. Maybe somewhere else. Mm-mm. Pero matagal mo nang alam yung somewhere. Opo, at one of my favorites din. Kasi sobrang, yung melody niya, yung lyrics niya, pag kinanta mo, parang it's a song of hope. Parang yes, ba? Very hopeful. Very positive. Yes. Diba? Nakanta mo na yan dati? First time kong kinanta. Tignan mo! Number one! Ngayon, diba? Sa listahan niya, first time. Thank you very much, ha? Thank you din po sa inspiration. Yes. Pero anong pakiramdam mo nang inawit mo to? Ang sarap. Parang ano? Parang humaba yung hair mo nung kinanta mo yung somewhere. Parang hindi ganyan ang buhok mo ilang araw na. Pero humaba. Eh, ganun mo. Para makita nila yung ano mo. Talikod ka daw. Ano lang yan? Kasi iba yung kulay niya. Ay, gusto naman niyang magkakaiba yung kulay. Ako nga magkaiba yung puno eh. Ako nga magkaiba yung may-ari. Sa'yo magkaiba na yung kulay. Ayan, opak, diba? Bigyan ka lumong hair, oh. Diba? Baklan to, oh. Sino nagkabit yan? Sino ako kabit? Lang. Ay, ang hirap nga pag mag-isa ka lang nagkakabit. Buti na lang maraming salamin sa dressing room. Oo. Marami angulo, no? Oo, mas maraming salamin sa dressing room kaysa sa makeup artist. Ang makeup artist isa lang, pero salamin madami, di ba? Maganda ka naman na ngayon. At maganda ka naman always. Thank you. Anyways, nakalagay sa profile mo, ang word of the year mo, tama ba? Okay. Yes. Of the year talaga, ha? Antare, word of the year. Okay. Bakit? Kasi lagi ko sinasabi na pag may nagtatanong sa akin, okay ka lang ba? Kasi diba, yung mga nangyayari nga ngayon. So yung mga friends ko, okay ka lang ba? Lagi ko sinasabi na okay. Kasi pag sinabi mo na okay, parang ano kay, magiging okay ka talaga. So yun yung word of the year ko. Pero sa loob ng isang araw, ilang beses mo nasabi yung salitang okay? Madaming beses. Pero maganda yung dahilan mo kung ba't sinasabi mo yung okay. Sinasabi mo yung okay kasi ini-invite mo siya, di ba? Gusto mong ma-attract yung pagiging okay. Kaya sinasabi mo sa universe, I'm okay. Oo. Yung iba naman kasi sinasabi, ginagamit sa salitang okay para itago yung katotohanan na hindi sila okay. Yes. Yun ang hindi masyadong healthy. Correct. Hindi maganda yun. Hindi mo niyayakap yung pagiging hindi mo okay. Kailangan kasi tanggapin mo yung hindi ka pagiging okay. Di ba yung sinasabi nga, it's okay to be not okay. Diba? Because we can't be okay all the time. Hindi normal yon. Mas normal yung buhay na may mga times na okay ka, may mga times na hindi ka okay. At okay lang yon kahit hindi ka okay. Kasi buhay ka, pero bukas, diba, may chance to be okay again. Yung sinasabi mong, ini-invite ko yun to be okay. Diba? Parang nung isang araw, sabi, diba, okay lang. Parang yun yung... Matapos na magtitili ng through the fire. Diba? Kamusta ka? Okay lang. Okay lang. Pero okay, yun yung sinasabi. Okay lang, pero hirap na hirap siya sa pinagdaanan niya. Diba? Okay lang. Para yung huling nota niya nandito pa, hindi niya pa talaga na ibibigay. Pero okay lang talaga siya eh. Diba? Pero hindi sign ng sa lahat, lalo na sa mga kabataan, hindi sign ng kahinaan o kaduwagan o kawalan ng kwenta. Pag tinanggap mo na at times you are not okay. And it's very okay to be not okay because you are human. Diba? You were born not to be okay all the time. Kasi kay si Ryan, share ko lang yung mga hinaka-heart to heart namin late. Sabi ko, pareho tayong naging hindi okay. Sabi ko kay Ryan, may naranasan tayong dalawa.
na pareho tayong hindi naging okay. Ang pagkakaiba lang natin, nung nangyari sa akin yan, tumayo ako. Ikaw, ibinagsak mo yung sarili mo. Sabi kong ganun. Mamimili ka lang. Sabi kong ganun. Pwede namang, hindi tayo okay, tas tayo tayo. Diba? Gawa tayong paraan para maging okay ulit. Ikaw, nilulunod mo yung sarili mo sa mga oras na hindi ako okay, di, tas wala kang ginagawa. Diba? Tapos pinipilit mong ipaalala sa sarili mo na hindi ka okay, hindi ka okay, hindi ka okay. Hindi pwedeng ganun. Isang beses mo lang dapat ma-realize na hindi ka okay. Tapos ma-realize mo, damahin mo na hindi ka okay, tapos hingang malalim, tapos bangon tayo ulit. Diba? Ganun. Hindi pwedeng forever tayong hindi okay, Ryan, ha? Oo. At sasabihin natin yun na, uy, hindi ako okay. Yes, tama. Para may tutulong sa atin. Ryan, okay ka ba? Now, I'm very okay. Yeah! At saka mas madali kasing bumangon pag may katuwang eh. Oo, may diba? Maalala eh. Lalo pag nasa putikan ka, pag nabalahaw ka, di ba pag nabalahaw ka, kahit anong ganun ng gulong ganun mo, hindi ka talaga makaalis. Kailangan mo ng tulong from outside force na humila sa'yo, di ba? Balaw, parang kumunoy yan eh. Oh, hingi tayong tulong. Okay lang yon. Sa mga kabataan, okay lang humingi ng tulong. Hindi nakaka-strong yung nag-i-strong-strongan, ha? Nakaka-strong yung, I am weak, I need help, can you help me? That's a sign of a very strong character. Yung kakayahan mong humingi ng tulong at kakayahan mong tanggapin na meron kang kahinaan. Tama. Diba? At sa point na to, lahat tayo, diba, na-realize natin, oh my God, ang hihina nating lahat. Lahat. Ang hina nating lahat. At kailangan nating maramdaman to ngayon na mahina tayong lahat para ma-acknowledge natin na merong isang pinakamalakas. Hi, Kuya. Yung bubong. Oh. Si Lord. Diba? Nag-iisa yun. Yes. So, eto naman, sa puntong to ng pagganta mo, may magsasabi sa iyo kung okay o hindi. At yun ang ating mga mahal jurados. Mula sa Baliwag, Bulacan, Avon Enriquez. Grabe, no? It was amazing, no? Salamat po, Lady Gaga. Nakainom ka. Grabe, no? This is so amazing. Ang ganda kaya ng jamming ngayong Sabado. Parang ang sarap-sarap pakinggan sa ears. Correct. At saka, ano, parang tumagos from chikahan to be go, chikahan about being okay to lean on me. Yes. Diba? In Tagalog, sandalan mo ako. Diba? Sandal. Sandal, sapat. Minsan yung iba, ang bigat din talaga. Pag si Dumbo, sandalan ka. Gusto mo ba magpa-lean on me? Oy, masarap pagpasandala kay Dumbo, malambot. Diba? May amoy lang minsan, pero malambot. Ano amoy teddy bear. Ano may amoy teddy bear? Yung may alikabok na minsan. Yung pero paborito mo siyang yakapin. Pero minsan talaga may alikabok na. At saka yung mga teddy bear, di ba? Lagi nating, lalo na pag mahal mo yung laruan na yun, ang tagal mo siyang nasa kama o nasa tabi mo, di ba? Yes. Pero hindi kasi nalalabahan yun eh. Kasi gusto mo yung amoy. Oo. Yung amoy na may angot. Yung may angot na may konting touch of Bunok. Kulob. Yung touch of kulob. May kulob na may angot. Ano daw yun? Diba? Pero aminin nyo, sa buhay may mga angot tayong hinahanap. May mga, hindi natin sila gustong makasama all the time, pero may mga times, hahanapin mo yung angot na yun. Yes! Di ba pag nang... Bagoong, di ba? Hindi mo naman kakainin araw-araw ba? Pero may times, gusto ko magbagoong, amoy yung kamatis bagoong, lang, tsaka bagoong. Diba? Amoy, di ba? Gusto mo yung amoy ng bagoong, man? Oo. Ginamos. Gusto mo yung amoy ng ginamos? Oh, I love ginamos. Tapos sa ano, yung saba. Ah. Sarap. Di ba, no? Alam mo yun? Hindi. Umuo lang siya. Ano yung angot lang siya na hinahanap? Para sumama sa usapan. Ano yung angot na hinahanap-hanap mo? Hindi yung bagoong tsaka yung amoy ng tuyo. Ah, sarap din. Ay, bagoong tsaka tuyo. Yes. Combo. Angot na angot na yung anit mo nun. Di ba napupunta sa anit, yung sa katawan natin kapag nagluluto, yung anit yung unang dinidikita ng mga... At sa akin mo talaga tinatanong ang lahat ng yan, Kimchu? Sa dami ng dumikit sa anit ko, tatanungin mo pa ba kung pati ba naman yung dumikit sa akin? Grabe ka, Kimchu! Wala naman akong ibang ibig sabihin. Lahat naman tayo may anit. Akala mo lang wala pero may sakit! Anit yun eh!
Sensitibo sa akin ang bagay na yan. Anit. Ang anit sa akin ay parang kaluluwa. Bakit? Lahat naman tayo may anit. Anong pangalan ng anit mo? Iba ang anit ko sa anit mo. Ang pangalan ng anit ko si Linda. Si Linda. Anita Linda. Bakit? Nakakatawa ang naman ah. Sabi na naman ni Ate oh. Bakit? Kim, bakit? Nagkulang ba kami ng pagpapalaki sa'yo? Pabor ako dun sa Anita Linda. I think para sa'yo si Baker. Mm-mm. Magkakaibigan niya mga yun. Kaya nga lagi ako nag-check-in sa Anito eh. Libre ako dyan. May discount ka po? Wala ito oh. Ay, paso. Kayo po ang may-ari ng Anito. Ayun, kamusta ka? Happy ka dun sa bitin na pantalon? Uso yan, John Lloyd Cruz yan, mga ganyan. Ano, minsan Vong. Makapal pa rin ang buhok ni John Lloyd Cruz yung sinuot niya yan. Ay, Kuya Vong. Kuya Vong. Porkit usapang, anit, siningit mo talaga si John Lloyd Cruz. Sobra ka naman. Uy, wala naman. Anita, lida lang yung akin. Mataas na rin kasi ang Herlyn Bautista ni ano. Herlyn? Marami tayong artistang tumaas na rin ng mga Herlyn Bautista. Hairline Bautista. Okay. Sino ang sinasandalan mo bubukod sa ina mo? Yung mga friends ko. Sila Giselle, si Florence, si Ate Josa. Kamusta si Giselle? Hindi ko na masyadong nakakaano yan. Nag-TNT din siya before. Ah, wala, what? Walang papeles? Hindi. Dito. Hindi TNT. Dito, tawag ng tanghal. Ah. Kala ko nag-TNT din siya before. Si Giselle. Before pandemic. Sobrang nakakatawa yung episode niya nun kasi yun yung naggagano ng kay ng kamay. Si Giselle. Ah! Oh! Sige nga. Paano yung ginanon yung kamay? Hindi ko matandaan si Giselle. Basta, hanapin natin yung si Giselle. So, paano ka sumasandal sa kanila? Ganon? Siguro pag may mga yung parang mga decisions na hindi ko talaga pa parang ma-figure out kung ano ba yung dapat kong gawin. Ayun, mag-chat ako sa kanila. Tas ang nakakatuwa kasi sa kanila is one call away talaga. Pag kailangan mo sila. Correct. Or pag kailangan nila ako, talagang andun kami for each other. Mm-hmm. Ang swerte nung alam mo may sandalan ka. Pero ito Kim Chu, paano naman katulad ikaw ang sandalan ng pamilya niyo, di ba? Yes. Paano pag ikaw na yung nanghihina? Ako? Iyak ako, syempre. Tapos, tatayo ulit. Ganoon naman, di ba? Para isipin ko na lang yung mindset natin para tayong bata. Kapag nadapa ka, hindi ka pwede umiyak kasi titigil ka na sa paglalaro, ipapasok ka na sa bahay. Pag nadapa ka, tatayo ka, sabi mo, okay lang ako. Medyo okay, may happy. Mga explanation mong bawal lumabas, sa hirap may hihirapan na naman kami dyan. Hindi. Ayan na naman tayo sa analogy po natin. Oo. Di ba? Tapos ipapasok ka na sa bahay, tapos titigil ka na sa paglalaro. So yun yung mindset ko lagi pag nasasaktan ako. So, hindi ka iiyak kasi patitigilin ka sa paglalaro? Iiyak lang ako kasi masakit. Pero tatayo pa rin ako, maglalaro pa rin. Kasi di ba, pag may problema, di ba, tatakbuhan ka nila. Maraming tumatakbo sa'yo. Opo. Kanino, paano pag ikaw na yung nanghihina, ikaw na yung nangangailangan ng masasandalan? Amazing din kasi nakakaramdam sila. So parang ako kasi ayoko pag-usapan na. So binabaling nila sa iba. Niloloko-loko nila ako, ganyan. So kung ano yung trip ko, trip na rin nila. Katulad nitong huli, yung pinaka hardest, very deep area of my life na hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Pinaglaruan ko silang lahat, pati mga yaya namin, driver namin. Sabi ko, kung sinong hindi makahula, tatalo ng swimming pool ng nakadamit. So naglaro kami, kulay, violet, green, pink, orange. Tapos may isang yaya namin hindi nakahula. Tumalon siya sa swimming pool. Ang nakakaiyak doon. Oh, ikaw naman eh, pinag-uusapan lang natin si Anita Linda. Hindi, kasi di ba, maraming, sa mga storya natin na ganyan, Kim, kasi maraming makakakuha ng sagot sa mga taong nagtatanong sa mga bahay nila, sa sarili nila, nang hindi nila matanong. Maraming miyembro ng pamilya natin na sila ang sandigan ng pamilya, sila ang strength. Pero there are times, yung strength nanghihina din yan, ha? So ang tanong,
paano yun? Kung ako yung lakas, paano ako manghihina? Kasi for the longest time, I have been struggling dun sa issue na yan. Ako yung lakas eh. Hindi ako pwedeng manghina. Kasi pag nanghina ako, lahat na nakahawak sa akin, tutumba kaming lahat. Eh okay lang sana kung ako lang yung tutumba. Hindi eh, tutumba siya. Tapos yung tutumba sila kasi tatumba ko? Paano mo iisipin yun? Paano magiging okay sa'yo na... Kasi diba parang okay lang na kung tutumba tayo eh, kung tutumba ako. Eh paano kung tumumba siya dahil tumumba ako? Mapapatawad ko ba yung sarili ko? Ganun yung iniisip ng maraming tao na kaya ayaw nilang manghina. Pero darating ang panahon na sa ayaw at sa gusto mo, manghihina ka. Sa ayaw at sa gusto mo, may isang bagay na hindi mo kayang gawin. Kasi hindi ka naman totoong superhero. Yung superhero, konsepto lang yun ng mga utak natin. Pero hindi ka totoong superhero. Tao ka lang din naman. Tao ka na kailangan nila and at the same time, nangangailangan ka rin. Kaya ikaw, napakaswerte mo. Kasi hindi mo kinakailangan sabihin, nanghihina na po ako. Nararamdaman nila. Nararamdaman ng paligid. Diba? Maraming tao na nanghihina na pero hindi nararamdaman ng mga nasa paligid nila. Dahil ang alam nila, okay ka lang palagi. Kaya dapat hindi mo sila sinasanay na yun ang napaniniwalaan nila, na perfect ka, hindi ka nanghihina. Kailangan alam din nila na, huy ha, malakas ako pero may times nanghihina ako at kailangan ko rin ng makakapitan. Yes. Dahil lahat tayo pare-pareho ng pangangailangan, makakapitan. You're so amazing, Matt. Thank you so much for that. Kaya pero your story is very beautiful. My story? What yes. kind of story? Wala na, tigilan natin. Pero dapat syempre pag ano, sa mga tao, kaya naman may tinatawag na rest. It's pahingahin mo yung sarili mo. Allow yourself to feel the pain. Pero after nyan, okay na. Bala kayo dyan, ganoon na lang. Bala kas buhay mo. Yeah. At yung mga nasasandalan natin, magpasalamat tayo yes. sa kanila. Yes. Strength, our oo. Strength. Tapos buksan mo rin yung possibility na, ay, nasandalan ko siya ngayon. Balang araw, magpapasandal din ako sa kanya. Ayechi Paredes ng Bukid Noon. Next in line, hearing theme song ng Jologs, the movie. Yes. Yeah. Next in line, yan ang theme song ng Pejo Dap. Sa mga pila ng jeep. Next in line, huwag kang makasingit-singit. Kamusta ka, Ayeji? Masaya po kasi nagamit ko lahat ng damit ko for this week. Maganda pang-anim na araw. No? Maganda pang all white mo, ha? Okay. Toxic ba ngayon sa clinic? Medyo. Daming nanganganak. Ay, nakabuti naman. Ay, kumadro na nga pala ito. Gusto ko yung sagot niya, no? Alin na, nagamit natin damit na pag ginagawa niya. Oh, eh, ang tagal kasi, isang linggo to, no? Ubusan din ang outfit, no? Actually, kinakabahan ako na hindi ako umabot ng itong kulay na to. Yan kasi, baka magalit yung nanay, kinulan niyo to. Kinulan niya, ala, huwag kang uuwi pag hindi yun madumi. Sabi ko. Kinulan niya yun. Eh, bati pa tayo, nag-uulan. Oo. Bati pag kula, pag nag-uulan, di ba? Tapos di ba tutuyo yan? Pag gano'n. Dumi. May maingay doon sa gilid, dambo pakisita. Anyway. Casual lang. Ganun lang kakasal. Majingay kasi pakisita. O, dito tayo ulit. Next in line. Di ba ikaw ay may anak na? Apo. Ilang taon na siya ulit? 7 years old po. 7 years old. So sila na talaga ang next in line, di ba? So anong gusto mong matutunan ng anak mo? One greatest lesson na gusto mong matutunan niya at huwag niyang makakalimutan. Ang gusto ko lang matutunan niya, unang-una, walang ibang kakapitan kundi yung nasa taas. Pangalawa, hindi madali talaga yung buhay. Hindi talaga siya madali. So gusto kong ihanda yung anak ko. Ayoko siyang maniwala na okay lang yan, kinabukasan, kaya yan. Gusto ko siyang maging handa sa lahat. Maging handa siya sa... pag wala na ako, syempre mag-isa lang siya. So... gusto ko lang maging matibay siya. Katulad ko. Eh, bakit ka umiiyak? Hindi ko rin alam eh. Hindi, ayoko lang umiiyak. Basta gusto ko lang siya maging handa sa lahat. Gusto ko siya maging matibay. Oo. Alam mo, hindi natin kasi, di ba hindi natin matuturo lahat? Apo. At dahil hindi mo matuturo lahat ng sagot,
at least maging matibay ka lang para kahit tama, hindi mo alam yung sagot, hindi ka matalo. Tama. Diba? Maraming tanong kasi yung buhay eh. At hindi naman talaga natin alam lahat ng sagot. Yes. Pero kung mahina ka, matatalo ka eh. Diba? Matatalo ka at bibigay ka, susuko ka. Tama. Alam mo, gusto ko dito sa TNT, mula nung, eh, padagtatanong si Vice, yung kala mo, tinanong, binato niya lang yung tanong. Tapos ikaw mapapaisip ka, nung sasagot mo, bigla ka nalang tatamaan. Kasi totoo, nagiging totoo ka dapat sa sagot mo kasi ito yun eh. Ito yung pinagdaanan nating lahat eh. Totoo. Diba? Hindi mo pwedeng iliko yan. Ito yun. Dadaanan mo lahat yan. Tapos magugulat ka nalang, naapektuhan ako. Kasi diba ngayon yung pelikula niyo yung Jologs? Mm-mm. Diba pag... kung may time, kung mahanap yung Jologs, hanapin nyo, ang ganda-ganda kasi ng pelikula niyo. Story yan. Yun yung story na marirealize mo na, ang laki ng mundo, hindi magkakakilala ang mga tao, pero konektado tayo sa isa't isa. Correct. Yung nangyayari sa akin, may connection sa'yo. Mm-hmm. Yung nangyayari sa'yo, may connection sa atin. At may mga pangyayari ngang parehong nangyari sa atin. Yes. Na maiisipin mo, nangyari sa kanya, nangyari din sa akin. Paano tayo naging konektado? Eh, hindi naman tayo magkakilala ang lalayo natin. Mm-hmm. Kasi ang tayo eh, di ba, ano tayo, para tayo mga sinulid na magkakabuhol na ginawa ng Diyos na kahit hindi tayo pare, may connection tayo, hindi man natin makita, meron at meron. Kaya masarap ikuwento yung istorya mo, yung istorya ni Kim, istorya mo, istorya ko. Masarap pagkwentohan niya mga istorya natin kasi may bahagi yung istorya ko na minsan hindi ko maintindihan. Maiintindihan ko lang pag narinig ko yung istorya niya. Yes. Tama. Kaya let's not... wag nating ipagkait na ano, na ikwento yung istorya natin. Kasi yun ang pinakamagandang i-share. Tama. Yung istorya natin. Tsaka yung istorya, bawat istorya natin, may nakaka-relate sa ating na may istorya din na ganung klaseng buhay. Mm-hmm. Na sineshare mo kung paano mo nalagpasan natin, yung mga pagsubok na yun, na pwede rin nilang malagpasan. Kasi meron silang nakuha para sa atin. At sa dami ng pinagdaanan natin yung pandemya, ang dami natin i-share tayo. Ang dami natin i-share. At ito, pag nawala na itong pandemya to, ang sarap nitong i-share sa mga next in line, sa mga next na generation na hindi naka-experience nito dahil... Kaya ang sarap abangan yung pagtatapos ng 2020. Kasi pag natapos to, ang sarap sumigaw, oh my God! Nakasurvive tayo sa 2020! Diba? Isang malaking achievement yun ang buhay mo. Diba? Na nalampasan mo yung 2020. Hindi lahat. Diba? Diba? Kaya ikaw na nanonood ngayon, alam ko, ang dami mong pinagdaanan. Hirap na hirap ka. Ang dami mong iniyak. Baka nga nasuka ka pa sa hirap. Diba? Pero buhay ka pa rin ngayon at humihinga ka. Ibig sabihin, kinakaya mo yung pagharap mo sa mga pagsubok na yan. Nahihirapan ka man, pero kinakaya mo. At malapit na yung araw na sasabihin mong, natapos mo at kinaya mo. Yun ang pinakamasarap. Natapos ko to at kinaya ko. Mahihirapan, pero kakayanin. Diba? Yung sinasabi natin na it's okay to be not okay, ha? Okay yon, pero... kailangan malaman natin kung paano yung paraan na hindi natin niroromanticize ang weakness. Kasi maraming bata din na, ay, okay lang naman palang maging weak. Ay, weak ako ah. Hindi ko kaya yan. Ay, hindi ko gagawin yan. Weak ako eh. At saka okay lang naman maging weak, di ba? May weakness tayo, ina-acknowledge natin yun, hinaharap natin, pero hindi natin niroromanticize yun ah. Di ba? Hindi ko alam kung paano ko yun ipuput into words na wag nating... paano ba yun? Yung hindi niro-romanticize yung pagiging weak. Yung okay na may kahinaan ka. Okay yung na may kahinaan ka, pero wag nating babyhin yung pag yung kahinaan natin. I-solve natin yan. Gawa natin ang paraan. Gawa natin ang paraan. And let's transform that weakness into strength. Tama. Diba? Diba? Tama. Yung weakness mo dati, strength mo na ngayon. Opo. Diba? Opo. Ikaw, yung weakness mo dati, strength mo na ngayon. Yung pinagdaanan kong masakit dati, strength ko na ngayon. I-share ko lang. Kaya po ako late today. Wala ako dun sa first body kasi ito yung araw ng turnover po nung bahay na pinagawa ko. Kaya wala ako kanina kasi ito yung araw na kailangan kong magpasok ng bigas, ng asukal at ng asin dun sa bahay namin kanina. Ito yung sinabi ng Feng Shui. 19. Kaya... today marked the last day nung bahay ko bilang official home ko. Meron na akong bagong official home. So, ang weakness ko dati,
yung mga pinagdaanan ko sa mga bahay na natirahan ko. Yung unang-unang bahay na kinalakihan ko, ang dami kong sugat doon. Ang dami kong sugat, ang dami kong galos, ang dami kong putik doon, ang dami kong sakit. Ngayon, sineselebrate ko na yung tamis ng bagong bahay ko. Kaya yung weakness ko dati, strength ko na ngayon. Kasi yung pinanggalingan ko, ang gulong bahay, ang gulong lugar, ang ingay, ang kulit, ang gulo, ang sakit. Ang daming sakit doon, pero hindi ko siya ikinahiya. Ginamit ko siya, at ngayon, strength ko na siya ngayon. So let's all help each other para ma-transform natin yung weaknesses natin into strength. Kasi we all need to be strong for 2021. Diba? Kaya saya inyong lahat na humihinga pa. Congratulations! Nakaka-survive po tayo.